dahil nga sa pagkalat ng balita na may anomalyang nagaganap sa kasong isinampan ni Cornejo kay Navarro. To the rescue kaagad ang sumbungan at takbuhan ng bayan na si Senator Aidon Raffy Tulfo. Ayon sa pagkakalaya ng After TV host na si Bong Navarro, ay marami ang labis na natuwa at sa wakas ay unti-unti nang nakakamit ng After TV host na si Bong Navarro ang hustisyang nararapat sa kanya. Kumpirmadong ang nakalaya na at nakauwi na ng kanilang bahay si Bong Navarro ayon sa balita. Hindi matibay at hindi kapani-paniwala ang mga sinasabi ni Cornejo laban kay Bong na babalita pa di umano ay may isang mataas na opisyales sa gobyerno ang siyang naging daan na mabuksang muli ang kaso ni Cornejo kay Navarro. Kahit hindi lingid sa lahat na matagal nang ibinasura ng korte ang reklamong tangkang panggagahasa di umano ni Navarro kay Cornejo. Samantala, dahil nga sa pagkalat ng balita na may anomalyang nagaganap sa kasong isinampan ni Cornejo kay Navarro ay to the rescue kaagad ang sumbungan ng bayan na si Senator Aidon Raffy Tulfo. Matatandaang, sa tulong ng senator ang kauna-unahang umaksyon sa mga kinakaharap na kaso ni Bong. Nitong mga nakaraang araw ay mabilis ang aksyon ni Senator Raffy Tulfo. Kahit na ang kasong ito ay non-available, agad itong inapila sa korte at pinayagang makapagpiyansa na si Bong Navarro. Masayang-masaya ngayon ang mga tagahanga kaibigan at pamilya ni Bong Navarro sa kanyang pagkakalaya. Dahil sa paglaya ni Bong Navarro, ayon kay Senator Aidon Raffy Tulfo, kailangan umanong managot ni Denise Cornejo sa batas. Hindi tama umano ang ginawa nito kay Bong Navarro. Dahil sa mga kasinungalingan nito, agad namang nakapag-release ng arrest warrant ang korte at agad na dinampot si Cornejo. Kasalukuyan ang nakakulong ngayon si Cornejo sa Taguig City Jail. Sa tatlong kasong isinampan ni Raffy Tulfo at Bong Navarro. Ayon pa sa balita, dahil sa ginawang kasinungalingan ni Cornejo kay Navarro, ay maaring panghabang buhay na ito sa kanyang pagkakakulong. Samantala, tila nabunutan ng tinik ang pamilya at mga tagahanga ni Bong. Sa wakas, lumalabas na rin ang katotohanan na hindi nagsisinungaling si Bong sa kanyang mga salaysay. Na wala talaga siyang kasalanan at si Cornejo talaga ang tunay na may sala. Dahil sa ginawa nitong pag-set up kay Bong Navarro para maperahan ito. Ayon pa sa ilang netizen, hindi talaga natutulog ang Diyos. Samantala, nagbigay na rin ng pahayag si Cornejo na kasalukuyang nakakulong ngayon sa Taguig City Jail. Tinanong ito kung ano ang reaksyon niya sa pagkakakulong niya. Ayon kay Cornejo, patuloy niyang paninindigan na wala siyang kasalanan sa binibintang sa kanya ni Bong, at muli siyang aapila ang kasong isinampa sa kanya. Hindi umano siya nawawalan ng pag-asa na makakamit niya ang tunay na katarungan. Iginiit din ni Cornejo na walang katotohanan ang mga paratang sa kanya ni Bong Navarro. Siya daw ang tunay na biktima at handa siyang lumaban para sa hustisya ayon pa kay Cornejo. Hindi niya kailangan umiyak o kumuha ng simpatya ng maraming tao para lang maawa sa kanya. Kung mayroon man daw biktima sa pangyayari, siya daw iyon, at giit pa nga ni Cornejo na siya ay inosente.